Nanganganib mawalan ng trabaho ang mga nagpapataya ng Small Town Lottery o STL sa Iloilo City. Yan ay matapos ipag-utos ni Pangulong Noynoy Aquino ang pagpapahinto sa operasyon ng STL dahil ginagawa lang daw itong front sa Huweteng. Makibalita tayo kay Enrico Sorita Jr. ng GMA Iloilo. Isa si Jovelinda Diva sa mga nagpapataya ng Small Town Lottery o STL dito sa Iloilo City. Nangangamba siya ngayon dahil baka raw mawalan siya ng hanap buhay oras na tuluyan lang ipatigil ang operasyon ng STL. Dako man ang mga bula sa amon, ikay wala na kami pangitanan, ngayon ba namumalang? Yung STL as it exists as an experiment is over. Pero yung when to replace it, saka yung review ng mga kilamang lalapso, mga contracts na binigay, and all of that is part and parcel of what the PCSO and the Executive Secretary and the DLG Secretary were working on. Pinatatrabaho na raw ng Pangulo ang mas striktong panuntunan sa numbers game na ipapalit sa STL para hindi ito maging front lang ng mga operator ng waiting. Ang mga tulad ni UN Villamala, umaasang mabibigyan pa rin ng hanap buhay kapag napalitan na ang STL. Eh, wala kami mo eh. Wala na tapang abuyan. Ayon sa PCSO, 2006 nang simula ng STL sa ilang lugar sa bansa. Layo nitong sugpuin ang illegal na sugal, na wetting at bigyan ng trabaho ang mga nawalan ng hanap buhay dahil sa kampanya kontra wetting. Sa ilalim ng STL Charity Fund Sharing Scheme, naghati sa kita ng laro ang PCSO, lokal na pamalaan, congressional district at pulisya. Gagamitin ang pondo sa mga lokal na proyektong pangkalusugan at pangkomunidad. Sa tala ng PCSO, sa unang taon pa lang ng STL, mahigit 3 bilyong piso na ang kita nito. At nakapagbigay raw ng hanap buhay sa mahigit 60,000 Pilipino. Enrico Sorita Jr., Nagbabalita, Pilipinas.